And hello everyone! Welcome po once again sa isa na namang edisyon na ating programang Solution Grace-Based Devotions. Of course, with me, your host, and my name is Laverne Duhot. At ito nga pong programa kung saan ay naghahatid sa atin ng tugon sa ating bawat tanong. At bagong araw po ating pagsasaluhan at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at panunood. At dahil dyan, meron po tayong bagong katanungan na bibigyan po ng tuon at tugon sa atin ng Panginoon. Kaya naman po, manatili lamang po kayo sa inyong kinalalagyan habang kasama ang inyong buong pamilya. Pag-usapan po natin ang nananaganang kapahayagan ng ating Panginoong Jesus. At bilang pagpapatuloy, gusto ko muna pong batiin ang lahat ng ating mga kaibigan, mga kaklase, mga suki, at mga bagong kaibigan saan man po kayong panig ng daigdig. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsama sa amin at binabati po namin ang bawat isa ng good morning, good afternoon, and good evening. At ganoon din po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila, isang mapagpala at mabiyayang gabi dahil tayo po napapanood every night at 7:30 via Facebook Live every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. At ganoon din po ating mga kaibigan, anumang pong online platforms na gamit po ninyo, maraming salamat po for joining us. At manatili po kayong nanonood. Yes, mga nanonood sa atin sa ating YouTube channel, Miss Mo TV. Maraming salamat. At sa mga nakikinig po sa atin via Spotify and Apple Podcast, maraming salamat po sa inyo. At syempre pa, kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga tinatalakay, pinag-uusapan at pinag-aaralan, pwede po bang maglambing po kami sa inyo? Paki-share po yung ating programa nang sa ganyan mas malawak po ang nararating. Naaabot po yung ating mga kaibigan, mga kakilala, mga kapamilya na marahil ay meron po silang agam-agam tungkol po sa pag-ibig at pagmamahal sa kanila ng Diyos. At sa pamagitan po ng inyong pagbabahagi ng ating programa ay malaman po nila at matukoy po nila at maunawaan po nila na sadyang meron pong nagmamahal na isang Diyos Ama sa langit noon pa man. At kapag ito po yung naunawaan po nila, magbibigay po ito sa kanila na kalayaan mula sa takot at pangamba ng buhay. So maraming salamat po sa ating mga kaibigan, mga kaagape na matagal na po nagbabahagi ng ating programa. At sa iyo na finally you have decided na i-share mo po yung ating programa, maraming salamat po sa inyo. At bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko rin pong batiin ang ating mga kaibigan na mga first time na kasama natin yan. Marahil kayo po ay napadako at alam ko pong hindi po aksidente na kayo po kasama namin. Meron pong magandang layunin ang Diyos sa inyo kung bakit po kayo nanonood na ating programa sa mga oras po ito. At syempre, samahan nyo po kami hanggang mamaya. And for those peeps na marahil po kayo ay inimbitahan, naayayaan ang inyong mga kaibigan, kakilala, at kapamilya, welcome po sa ating gawain. Ito nga po ang ating Bible study online, Solution Grace-Based Devotions. Kasama nyo po ang inyong lingkod. And once again, my name is Laverne Duhot. At syempre ba, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. At habang inaantabayanan po natin ating mga kaibigan, mga kaklase, ating bawat kapamilya, habang nahanda nyo na po ang inyong mga ballpen, lapis at papel, at huwag kakaligtaan ng Biblia, narito po muna isang napakagandang paalaalang awitin po sa atin. At makalipas po na awitin ito, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating mga pag-uusapan. Ito pa rin yan sa inyong programang Solution Grace-Based Devotions with me, your host, Laverne. Jesus, ikaw pala ang may pag-ibig na ibang-iba. Sa dinami-dami ng naranasan, na sa'yo pala ang kapayapaan. Jesus, oh Jesus, ang lahat ng mga
awitin ko. Mula sa lupa hanggang sa langit, tuloy-tuloy akong aawit, Jesus, oh Jesus. Ikaw pala, ikaw lang ba para sa'yo, Jesus? Ikaw pala, para sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lang ba? Ikaw pala, para sa'yo. Maraming salamat po sa awiting ating napakinggan na siyang naghatid po sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Dito yan sa Solution Grace-Based Devotions. Of course, kasama po ang iyong lingkod at ako nga po ang iyong kaibigan at kasapaan sa inspirasyon. And my name is Laverne Ducot. Ito po ang programang naghahakid sa atin ng tugon sa ating bawat tanong. At gaya po na aking paalaala at paandiyaya kanina, meron po tayong bagong katanungan o bagong tanong may bibigyan po sa atin ng tugon at tuon ng ating Panginoon na may kinalaman po sa ating buhay bilang mga individual, bilang mga mana ng palataya. Kaya naman po aking paanyaya, manatili po kayong nakatutok at nanunood. Siyempre pa, tawagin na po ang buong pamilya at ihanda na po inyong mga ballpen, lapis at papel. Huwag kakaligtaan ng Biblia dahil ito na po yung panahon natin para sa ating Bible study online. Siyempre pa, hatid po sa inyo na ating programa, Solution. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa isa na namang napakagandang pagkakataon na tayo po'y pinagsama-sama niya para pagsaluhan ng kanyang kabutihan, pag-ibig at ang kanyang dakilang pagmamahal. At ito po'y nagaganap every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays via Facebook Live sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita. Yes, at salamat sa Panginoon. Bagaman walang mga igaga, may mga meron tayong dapat isaalang-alang na hindi pa tayo pwedeng lumabas ng bahay, magtipon-tipon. Pero salamat sa Panginoon for providing us itong means na ito, Facebook Live. At syempre pa tayo po rin ay nakapanood via our YouTube channel. Mag-subscribe na rin po kayo dyan, please. At puntahan lamang po ang Mismo TV, that's MISMO TV. At gayon din po, paki-like po yung ating fanpage, Solution Grace-Based Devotions. Nang sa gayon, mas malawak po ang ating aabot. And of course, binabati natin ating mga kaibigan, mga tagapakinig sa ating broadcast via Spotify and Apple Podcast. So muli po, ito nga po ang Solution Grace-Based Devotions. Kasama inyong lingkod and my name is Laverne Ducot. At ito nga po ang programang naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. At sisimulan po natin, at hayaan nyo pong tayo po ay maglatag muna ng isang napakagandang tanong. At dito po natin sisimulan ang ating talakayan at pag-aaral sa gabing ito. So ito po yung ating question for tonight. So tingin mo, gusto ba lagi ng Diyos na gumaling ang tao mula sa anumang sakit, anumang karamdaman? O depende po ito sa sitwasyon? Muli po ito yung ating question for tonight. So tingin nyo, gusto ba ng Diyos na lagi na ang tao po ay gumaling mula sa kanyang sakit o karamdaman? O depende po sa sitwasyon? Kaya po ating episode for tonight is healing for everyone. Is healing for everyone. Ang kagalingan po ba ay inilaan ng Diyos para sa lahat o para sa iilan lamang? So maganda pong katanungan po yan. So bago tayo magtuloy-tuloy sa ating main message for tonight, ay nais ko po muna kayong dalhin sa isang mabilisang pagbabalik na mula po sa ating mga pinag-usapan kahapon. At kung kayo po ay hindi namin nakasama kahapon sa ating episode na Let It Happen to You According to Your Faith. Naku, napakaganda pong topic po nito at pwede nyo pong balik-balikan yung ating episode na ito. Punta lamang po kayo sa Solution
Grace-Based Devotions sa fan page. At pakilike na rin po yung ating fan page. Amen. So, ito po yung may kinalaman sa ating pag-uusapan sa ngayon. And of course, mabilisang review po ito. Gaya po na aking binanggit kagabi, meron po akong ibinigay sa inyong balita. Now, tinanong ko po kayo na ano pong gusto nyo unahin natin, good news or the bad news? At sabi po na karamihan, the bad news muna para mas masarap sa pakiramdam. Mamaya na yung good news. So, ang bad news, alam niyo po ba na hindi po talaga tumutugon sa ating panalangin ang Diyos? Now, this is the good news. Hindi po tumutugon sa panalangin ng ating Diyos dahil, ito yung good news, dahil sabiang hinihigitan pa po niya ang kanyang tugon sa ating mga panalangin. Wow! Saan ka ba naman nakakita even yung bad news to the good news pa rin? Buti na lang, hindi po niya tinutugunan yung ating mga panalangin bagkos He over answers our prayers. Why? Dahil sabiang mahal na mahal po tayo sa Diyos. At ikalawang dahilan, dahil mas alam po ng Diyos ang mas nakabubuti po sa atin. Amen! So the more po na pinagkakatiwala po natin sa Diyos at talaga namang hindi po natin maiwasan magpuri sa Panginoon sa kanyang kabutihan, believing that really God is for us and He is not against us, and believing that, sabi nga po ng Romans 8:32, na kung ibinigay niya po sa atin ang pinaka-importante at pangangailangan natin eternal ang kanyang bugtong na anak si Kristo, hindi ba ipagkakalob sa iyo ng Diyos sa mga pangangailangan ng temporal? Napakaganda po ng talatang ito. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? So mga kapatid, talaga naman po mapagpalaya po ang mga katotohanan ito. And of course, sabi po ng Romans 8:38-39, nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. So the more po na nauunawaan po natin ito, wow! Diba? Na-establish po tayo sa kanyang sakdal na pagmamahal. At kapag tayo po ay naitatalaga, naitatatag sa kanyang sakdal na pagmamahal o perfect love, sabi nga po ng 1 John 4:18, perfect love, God's perfect love, cast out fear. At ito nga po, dahil nawawala po ang anumang pangamba at takot, dahil sumisibol po sa atin, dahil po sa ganap at sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos, dito po umuusbong at napapagyaman ang ating pananampalataya. At ang pananampalataya po ay simpleng definition po nito. It's having a good opinion or knowledge or perception and revelation about the goodness of our Heavenly Father. So, naniniwala kang mabait ang Diyos. At siya po ay panig sa inyo. Hindi po niya kayo kalaban. Siya ay para sa iyo. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. So, ang kalikasan po ng Diyos, ang kanya pong puso, ang kanyang tinitibok ng kanyang puso para sa iyo, ay hinihigitan po niya ang anumang tugon sa ating mga iniisip o hinihiling, the over answers po niya ito. At ito po ipinapatunayan sa atin ng Ephesians chapter 3 verse 20, yung ating key verse kagabi. Now, let me build it to you. Now, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. So, amen. So, yung power po dito that works in us, it's according to your faith. Kaya nga po tayo nagkakaroon po ng Bible study dahil kinakailangan po natin matutuhan ang nananagana kapahayagan ng Ebanghelyo. Mga kapatid, FYI, may mga nagtatanong sa akin, paano ba napapalago ang pananampalatayang ito? Paano ba napapaghari sa ating buhay ang nananaganang kapangyarihan na ibinigay na po sa atin ng Diyos ang pananampalatayang ito? Ito po ay sa pamagitan ng masinsinan, seryoso, at tuloy-tuloy na pakikinig at pag-aaral at pakikinig ng salita. So, patuloy po yan. It's a process. Now, sabi po ng Romans 10 verse 17. So, faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So, muli po sabi ng talata, so faith comes by hearing and hearing. So, hindi po one-time hearing lang. Dapat po ito tuloy-tuloy. Kaya nga po masinsinan at seryosohang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po sapat yung one-time na pakikinig, then sabi mo, alam na po natin lahat. Hindi po. Kaya nga po hindi sapat na kung kayo po ay every week, meron lamang po kayong once a week na pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun po yung Sunday pa. No? At usually po ito ay mga 1.5 hours or pinakamatagal na 2 hours. Then, wala na pong susunod doon. Next Sunday na naman, hindi po kayo talaga magtatagumpay. Mandulupay-pay po kayo. Ilapat po natin ito sa ating pagkain. Kapag kayo po ba sa isang linggo, isang beses lang kumain, ano mangyayari po sa inyo? Of course, babagsak ang inyong katawan.
manlulupay-pay kayo. Ganon din po ang ating buhay, ang ating kaluluwa kapag hindi po ito napapakain ng salita ng Diyos. Magkakaroon po ng epekto ito sa ating isipan, sa ating damdamin, at sa ating kalooban. So, importante talaga. Kaya po hindi siya one time na pakikinig. Ito po ay proseso. It's hearing and hearing through the word of Christ. So, dapat po it's all about Christ and His finished work on the cross. So, dapat po talaga, you have to decide. Intentional po ito. Dapat seryoso po tayong panalangin po natin, Lord, gusto ko magtuloy-tuloy po ito. At masinsinan at and I praise God sa inyong mga buhay. Pinili niyo pong mag-aral every week, 3 times a week kasama po natin kayo. Dahil nag-aaral po tayo, hindi dahil gusto nating matuto at pag meron po mga debate, number one po tayo nananalo. Hindi po natin ginagawa yun. Or naisin po nating matuto para ikaw ay mas angat ako sa iba, mas mahusay ako. Hindi po. Kaya po tayo nag-aaral kasi naisin po nating busugin ang ating isipan, ating kabalayan, ugnay po sa mga nangyari na po sa ating espiritu. Ngayon, para po maunawaan natin ang biyay, ang kaloob na nakamit po natin sa ating espiritu, ito po ay nangyayari, nagaganap sa ating pong masinsinang pag-aaral ng salita ng Diyos. At kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ng salita ni Kristo, kusa pong dumarating ang pananampalataya. At kusa po kayo namumunga, effortless, amen. So, nauunawaan po natin ang nananaganang kapahayagan ng salita ng Diyos. And, take note ha, kayo, kapag kayo po yung nag-aaral, meron po ito magandang epekto. Lalo tigit sa mga tatay ng tahanan. Yes, bilang mga ama ng tahanan, tayo po ang itinalaga ng Diyos bilang mga pari, pastol, at pastor ng ating pamilya. So, meron po ito magandang epekto sa iyong asawa bilang asawang lalaki. At meron din po manapakagandang epekto po ito sa inyong pakikipagrelasyon sa inyong mga anak. So, maayos po talaga, napakagandang panuntunan ito. At dalo po natin nakikilala pa ang tinitibok ng puso ng Diyos at syempre yung mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag po dito ay pananampalataya, having a good opinion or persuasion and even perception and revelation about God sa kanyang kabutihan, napapagyaman po tayo. Dahil kung kayo po ay hindi nakakapag-aral ng salita ng Diyos, isipin niyo po ito, 24/7, 7 days a week, babad na babad po yung ating mga tainga, ating mga mata, sa mga balita, sa social media, sa radio, sa television. Of course, hindi po magagandang balita ito. Na kung wala ka pang salita ng Diyos, saan po kayo dadamputin? Manlulupay-pay po kayo talaga. At kapag nangyari po ito, magdudulot po ito sa inyo ng takot, ng pangamba, ng lungkot. At syempre, kapag nangyayari po ito, nagtatagumpay po ang Diablo sa kanyang tunay na pakailaban sa iyo na ikaw ay pabagsakin, takutin, at tanggalin po ang pananampalataya. Ibig sabihin, unti-unti po niyang winawasak ang iyong maayos na pagkakilala sa ating Diyos Ama. So, dapat hindi po mangyari po ito. At I assure you, kapag kayo po ay nagsimula na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, talagang mawiwili po kayo. Gaya po namin, we've been doing this for 2 years na, mga kapatid. At sa biyaya po ng Diyos, talaga ang sarap pag-usapan ng salita ng Diyos. Amen. So ito po yung mabilisang review natin. Now let's proceed sa ating topic for tonight. Is healing for everyone? Ang kagalingan po ba mula sa ating karamdaman ay itinalaga ng Diyos para sa lahat ng tao? Or meron lamang pong pinili na iilan? Well, may iba-iba pong paniniwala ng mga tao, ng mga mananampalataya. May mga naniniwala ng, yes, healing is for everyone. Pero meron din po tayo napapakinggan at meron din ako mga kakilala. Sinasabi nila, hindi para sa lahat ang kagalingan. Ito ay para lamang sa mga piniling iilan. So, aalamin po natin ngayong gabing ito. At alam ko, kaibigan, kapag napakinggan niyo po ang napakagandang kapahayagan ito, talaga man, lalo po kayong mai-inlove sa isang Diyos na sukdulan ng kanyang pagmamahal po sa atin. Now, it's God's will for me to get sick. Kasi may mga tao pong naniniwala na kapag sila po ay sinusubukan ng Diyos, gaya po na akin nakausap before, and I believe na i-share ko na po dito sa ating programa, sabi niya yung karamdaman niyang nakamit, cancer, ibigay daw po ito sa kanya ng Diyos para luwalhatiin niya ang pangalan at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi ko sa kanya, kung ito po ay nagbibigay sa inyo ng pagpupuri at karangalan sa inyong buhay para sa Diyos, ipanalangin po natin lahat po ng miyembro ng inyong pamilya, especially na yung mga anak, magkaroon din po ng karamdaman kagaya po ng sa inyo. Sabi niya, huwag naman. See, does it make sense? Hindi po ba? So, alamin po natin ang karamdaman po ba na marahil na inyong nararanasan sa ngayon ay kalooban ng Diyos. Is healing for everyone? Ang kagalingan po ba ay nilayo ng Diyos
para sa lahat or meron lamang kung pinili na iilan. So ngayong gabi po ay pagpapatuloy po natin ating mga pag-uusapan at gusto ko po kayong dalhin sa isang napakagandang istorya sa Biblia. Isang napakasarap, napakadaming kapahayagan po isang tagpo sa pagitan ng ating Panginoong Jesus at na isang taong may ketong. At ang mga ang istorya pong ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 8 verses 1 to 3. Basahin po natin. When Jesus had come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Verse 3. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing. Be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. So that was, once again, Matthew chapter 8, verses 1 until 3. Alam niyo po, sa ilalim ng lumang kasunduan, under the old law-keeping covenant of Moses, ang taong may ketong po ay itinuturing na isa sa mga maruruming tao. Siya po ay tinuturing na hindi dapat nilalapitan na marami or dapat siya po ay kinu-quarantine talaga. Dahil siya po itinuturing na marumi. Hinihiwalay po siya sa karamihan upang maiwasan po siya makahawa sa mga taong malilinis. Dahil ang marumi sa ilalim po ng Old Law Keeping Covenant, ang siyang marumi kapag humawak sa isang taong malinis, ang malinis ay nagiging marumi. Numbers chapter 5, verses 1, 2, and 3. Basahin po natin. And the Lord spoke to Moses, saying, Command the children of Israel that they put out of the camp every leper, everyone who has a discharge and everyone who becomes defiled by a corpse, you shall put both male and female, you shall put them outside the camp that they may not defile the camps in the midst of which I dwell. So, ayon po sa kautusan ni Moises, kailangan po silang ilabas kasi sila po itinuturing na marumi. Actually, yung tatlong uri ng mga kalagayan po dito, yung una, ketong, isa ay dinurugo at siyang nakahawak sa patay. Sila po ay inihiwalay sa karamihan. Tinuturing po sila marumi dahil ayon po sa kautusan ni Moises, siyang marumi kapag humawak sa malinis itong truth. Yung malinis nagiging marumi. So mas binalak po at ipinag-utos ng Diyos, ilabas na lamang po sila. I-quarantine. Ang hirap nun, mga kapatid. So, pag kayo po'y nakalabas doon sa tinatawag na camp ni Moses or kampamento, so, alam na po ng mga tao, may discrimination na. Marumi yan. May sakit yan. It's either siya may ketong. Of course, ang ketong, halatang halata, di ba? Or dinurugo. Or nakahawak sa patay. So, pag kayo po'y natagpuan sa labas ng camp ni Moses, ay, of course, discriminated ka na. Alam nila, marumi ka. Hindi ka dapat nilalapitan. At syempre pa, pinandidirihan. So dito po, let's go back naman sa Matthew 8 verses 1 until 3. Tagpo sa pagitan po ng Panginoong Jesus, ilapat po natin ang mga pangyayaring ito. Na ito nga po nag-cross po ang landas sa ating Panginoong Jesus at itong lalaking may ketong. At gusto ko po munang balikan yung Matthew chapter 8 verse 1 pasimula po ng talatang ito. When Jesus had come down from the mountain, great multitudes followed him. Wow, praise God. Purihin po ang Diyos. Alam niyo, napakaganda pong pagsasalarawan po dito. Ang Diyos po, si Jesus, siya po galing sa bundok, bumaba, minarapat niyang bumaba para katagpuin isang taong may ketong. Alam niyo po, ang nakikita ko pong pagsasalarawan dito. Minarapat po ng Diyos na bumaba mula sa kanyang napakaganda at napakakomportabling kinalalagyan para abutin ng tao at siya po'y nagkatawang tao. Ang taong ito ay may ketong. Tayo po iyon, mga makasalanan. Buti na lang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Iniwan niya ang langit, nagpakasakit upang puntahan po ang tao, abutin ang ating mundo at ang kinin, ang kasalanan ko at kasalanan mo. Ito po ang ating Diyos. Buti na lang siya po ang bumaba dahil wala po tayong kakayahan na umakyat doon dahil po sa taglay nating ketong, sa taglay nating karumihan, ang kasalanan. So dito po, sundan po natin in verse 2, And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. So makalipas pong bumaba ng Panginoon mula sa bundok. Sabi po sa verse 2, once again, a leper came and worshipped him, saying, Lord, basahin po natin dito in verse 2, Lord, if you are willing, you can make me clean. Now from this passage,
mula po sa sinambit ng lalaki ito na Miketong, malalaman po natin, sabi niya po muli, "Lord, if you are willing, you can make me clean." So malino po na ang tao pong ito ay isang Hudyo. Kasi sabi niya, "If you are willing, you can make me clean." So malino po sa kanya, alam po niya ang kanyang kalagayan, siya ay marumi bilang Miketong. So bilang isang Hudyo, alam po niya ang kanyang dapat na paglagyan. At bilang isang Hudyong Miketong, hindi po siya dapat nakikisalamuha sa maraming tao. At lalo tigit hindi siya pwedeng makipagtagpo sa tao. Dahil muli po, di ba, pinag-usapan natin kanina under the old law-keeping covenant, sa ilalim po ng matinding kautosang ito, bawal pong makipagsalamuha ang mga tao. Sila, yung mga Miketong, dahil sila po itinuturing na marumi. Kasi bilang isang Miketong, siya ay marumi kapag siya po ihumawak sa isang taong malinis. Ang taong malinis na iyon ay magiging marumi na rin. So hindi po dalaga marapat yung kanyang ginawa. Hindi siya dapat nakikisalamuha sa maraming tao. And in this case, sinalubong pa niya si Jesus mula po sa kanyang pagbaba sa bundok. Now, ayon po sa kautusan, ang taong itong Miketong ay talagang lumalabag sa batas o sa panuntunan ng kautusan. At kapag ito po ay talagang, alam niyo, mabigat na kasalanan ito. Dahil po, talagang, di ba, bilang pagkilala po sa kautusan ng Diyos, dapat sila po ay naka-quarantine. Hindi sila dumidikit sa maraming tao. Dahil, of course, sila po ay marumi, pinandidirihan. Question, bakit kaya ay nilapitan ng, bakit niya nilapitan? Siya, kasi bumaba po mula sa bundok ang Panginoong Jesus. Then, nilapitan niya ang Panginoong Jesus samantalang alam po niya na siya ay marumi. Diba, going back to verse 2, basahin po natin. "And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean." Now, bakit po siya nagpasya na lapitan na ating Panginoong Jesus? Wow, this is a good question. Now, this is the revelation, mga kapatid. Isipin niyo po ito. Sa kalagayan po niya bilang Miketong, bilang Hudyo, alam niya ang kanyang kalagayan. Alam nila ang kautusan. Sa kautusan, kapag ang isang Miketong o sino mang dinurugo at tumawak sa patay, sila mga itinuturing kanina sa binasa natin na marurumi sa Numbers chapter 5, 1, 2, and 3. Kapag sila po ay natagpuan sa karamihan, sila po ay ayon sa batas, maaari silang pagpapatayin, pwedeng batuhin, dahil mali po yung ginawa nila labag sa kautusan. So dito, bakit po niya isinuon yung kanyang buhay? Bagaman alam po niya ang pwede niya kasapitan, pwede niya ikamatay itong kanyang ginawa. Alam niyo kung bakit po niya ginawa ito? Bakit hindi po niya inalintana? Hindi niya nakita bilang hadlang o sagabal. Kasi hoda, makita ako ng maraming tao basta lalapit ako sa Panginoong Jesus at kakausapin ko siya. At yun nga po, sinabi niya nung kanyang nilapitan. Mula po sa pagbaba ng Panginoon sa bundok, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Panginoon, kung gugustuhin mo, kaya mo akong linisin. Now, alam niyo po ba kung bakit? Ano yung naging dahilan? Ano yung naging drive or what drove him to come to Jesus? Well, basically, meron po kasi siya napapakinggan ng mga balita. Siya po ay nakikinig at nakikibalita. Ano po yung balita kanya napakinggan? Well, definitely, it's not about the law of Moses. Dahil sa ilalim po ng lumang kautusan, siya po ay talagang hindi po karapat dapat. Hindi po siya qualified. Ang dapat po niyang gawin, manatili po siya sa kanyang tahanan, hindi siya lalabas, naka-quarantine po siya. Kung gaano katagal, hindi natin alam. Yung po may mga COVID po ngayon, mga tinamaan, sila po ay pwedeng 14 days lang. Medyo mahirap din po manatili ng 14 days na naka-quarantine. Pero ito pong tao, may ketong ito, wala pong kasiguruhan kailan siya pwedeng makihalo-bilo sa maraming tao. So dito po, definitely, he have heard something about Jesus. It was not about the law. Muli po, hindi siya karapat-dapat sa ilalim ng kautusan. So meron siya napakinggan tungkol kay Jesucristo. Ano po yung napakinggan niya kay Jesucristo? Na merong isang tao na nagpapagaling. Mga pilay na hakalakad, mga bulag na nakakita, mga patay bumabangon mula sa kanilang kamatayan. Lahat ng karamdaman, kayang pagalingin ng taong ito at ang pangalan niya, si Jesus. Nung kanya pong patuloy na napapakinggan, nakikibalita siya, pakinig at pakinig ng pakinig. Lumusbong po ang pagyaman ng kanyang pananampalataya. At ito po yung naging dahilan para hindi po niya maging alintana sa kanya o maging sagabal sa kanya ang kamatayan. Lalapitan ko ang Jesus na ito. Dahil sa dami po ng kanyang mga napakinggang balita. Ito pong importansya. Hindi po ba kaya po tayo nagkakaroon ng solution grace-based devotions every weekdays? Dahil naisip po natin pagyamanin na ating pagkakilala
sa ating Panginoong Jesus. Na ang Panginoong Jesus na napakinggan po niya nung araw, dapat ito rin po ang pinapakinggan natin sa mga panahon ito. Nang sa gayon lumalago yung ating pananampalataya. Ano man pong problema na meron po ang mundong ito, pandemya, hindi po tayo mapipigilan. Alam niyo kung bakit? Dahil naniniwala tayo sa Kristo. Siya ay nagpapagaling ng anumang karamdaman, mga matang bulag na nakakakita, mga pilay na nakakalakad, mga patay na bubuhay. Now, may ketong siya, sabi niya, walang imposible sa tao. Yun po yung naging dahilan kung bakit isinuumpo niya ang buhay niya, hindi po naging sagabal sa kanya. Maari mang dalihin siya nito sa kamatayan dahil ayon po muli sa kautusan, labag po sa kautusan ang kanyang ginawa. Bawal. Pero hindi po siya napigilan dahil nananagana po yung kanyang pananampalataya mula sa kanyang mga napapakinggan sa mga mabuting balita kay Kristo Jesus. So mga kapatid, bagaman hindi po siya qualified under the law of Moses, pero dahil patuloy po siya nakikibalita, nakikinig gaya po natin mga pinag-uusapan kanina. So faith comes by hearing and hearing through the word of Christ. So dito po ang sikreto. Lumalago sa ayos sa pananampalataya gaya po ng taong ito. At mga kapatid, take note, gano'ng katindi ang pananampalataya niya. Hindi po siya napigilan ng kamatayan. Hindi siya natakot kung maalis siyang pagbabatuhin. Malinaw po sa kanya yun, ha, bilang Hudyo. Under the law, legal po na siya po ay pwedeng mamatay hanggang sa pagbabatuhin. Dahil pag natagpuan po siya, nakikisalamuha sa maraming tao. Naku, katapusan na po ng kanyang buhay. Kaya po mahalagang tayo po ay nag-aaral patuloy ng salita ng Diyos, masinsinan, seryoso, para lalo po natin nakikilala ang Jesus na pinag-uusapan po natin sa ating programa. Siya po ang Jesus na hindi nagbabago noon, ngayon at pagpakailanman. Kung siya po ay nagpapagaling at pagaling nung araw, ito po ay magaganap din po sa buhay niyo sa panahong ito. Amen! So mga kapatid, going back to Matthew 8 verses 1, 2, and 3, bilang Hudyong may ketong, alam po niya muli na lumalabag po siya sa kautusan ni Moises. At sa ilalim po ng kautusan, meron pong kaakibat na, na husgahan at patayan. Pwede siyang patayin kasi po siya ay hinusgahan na. Marumi ka, hindi ka pwede makihalubilo sa maraming tao. Pero ito pong kagandahan sa pakikinig at pakikinig niya tungkol sa mga himala at kamanghamanghang ginawa po na ating Panginoong Hesukristo. Muli ah, napakinggan niya, bulag nakakita, pilay nakakalakad, mga patay ay binibigyan ng bagong buhay. Wow! Ano po ang nangyari sa kanya? Napagyaman po ang kanyang pananampalataya. At hindi po niya alintana anumang maaring disgrasya na kanyang maaring maranasan. And then, tingnan niyo po ito in verse 2. I think in the verse 3, Matthew 8 verse 3, then going back to Matthew 8 verse 2, and behold, a leper came and worshipped him. So dito tayo sa verse 2. Ngayon, bakit po niya sinamba ating Panginoon? Dahil dumating na po siya sa punto, dahil po sa kanyang pakikinig at mga balitang napakinggan, nakita niya na hindi lamang basta-basta tao ang taong ito. Siya ay Diyos. Siya ang Mesaya na hinihintay ng Israel. Siya ang kanyang tagapagligtas. And then, he worshipped him. And then he said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Wow! So, mula po sa mga tagpong ito, once again, that's this is Matthew 8 verse 2. Ah. Dito muna tayo sa verse 2. So, dito po sabi ng taong may ketong sa ating Panginoon Jesus, if you are willing, you can make me clean. Now, this leper did not doubt Jesus' power to heal. Hindi po siya nagduda na may kakayahan po ating Panginoong Jesus na siya po ay linisin o pagalingin mula sa kanyang kalagayan bilang may ketong. Pero, nagduda po siya kung ito po ay kalooban o gusto ng Panginoon. Muli po sabi ng may ketong, if you are willing, you can make me clean. But, tingnan niyo po, in verse 3, ano pong tugon ng Panginoon sa kanya? Then, basahin ko po sa inyo, Matthew 8, verse 3. Then, Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. Now, before we end, ito po yung powerful truths mula po dito sa mga kapahayagan ito. Ano pong itinugon ng ating Panginoon mula po sa kanyang katanungan? Lord, if you are willing, you can make me clean. Now, let's go back to our question for tonight. Is healing for everyone? Kagustuhan po ba ng Diyos ang tao po ay gumaling sa kanyang karamdaman? O depende sa sitwasyon? Ito po ba ay para sa lahat? Kagalingan o meron lamang pong pinipili na ilan. Mga kapatid, mula po sa ating mga pag-uusapan ito bago tayo matapos, masasagot po yung ating katanungan. Is healing for everyone? Muli po, in Matthew 8 verse 2,
the leper asked Jesus, Lord, if you are willing, actually it's a statement, sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Now, ano pong tinugon ng ating Panginoon in verse 3? Let's go back to verse 3. Sabi po ni Jesus, then Jesus put out his hand and touched him. Wow! Ano pong tugon ng ating Panginoon? Sa dinami-dami po ng sakit, sa dinami-dami po ng mga tao may karamdaman, bakit siya pa ang hinawakan ng ating Panginoon? He put out his hand and touched him. Bakit po ginawa ng ating Panginoon Jesus ito? Sa dinami-dami po na may sakit, bawal nga eh. Bawal din po yung ginawa ng ating Panginoon. Dahil sa ilalim po ng kautusan, hindi po dapat humawak ang malinis sa marumi. Dahil ang malinis kapag humawak sa marumi, ang malinis magiging marumi. Pero ano pong tugon ng Panginoon? Iniunat po niya ang kanyang mga kamay at hinawakan po siya. Wow! Bakit? Una, nais po ng Panginoong Jesus na hilumin muna ang kanyang damdamin. Because for the longest time, sa mahabang panahon at maraming pagkakataon, wala pong hawak at yakap na dumampi sa kanyang katawan. Dahil po sa kanyang kalagayan, hindi lang po siya sa nakaka-quarantine. Wala pong mga kamag-anak at lalo tigit kung meron po siya sigurong asawa at mga anak, hindi po siya pinapahintulutang lumapit at yakapin siya at hagkan po siya. Bawal po yun. Now, hindi po tanong ng lalaki ng may ketong, if you are willing, you can make me clean. Napakabuti po ng ating Panginoong Jesus. Ang tugon po niya, pinakita niya sa kanyang pagkilos. He put out his hand, he touched him. Hinawakan niya po ito. Pinakita niya yung kanyang action. And then habang hawak-hawak po niya ang taong may ketong ito, take note, bawal po itong ginawa ni Jesus. The old law-keeping covenant. Habang hawak-hawak po niya, imagine niyo po ito. Habang hawak-hawak niya itong taong may ketong ito, pinandidirihan ng lipunan. Pero siya hinawakan niya. And then, sinundan pa po niya ng kanyang mga sinabi, I am willing. Be cleansed. Mga kapatid, kapag tumutugon po sa atin ng Panginoon, this is a revelation. Ahawakan ka niya, hindi lang po natatapos doon. Isasabihin pa siya sa iyo. Is healing for everyone? Yes, sabi po ng Panginoon Jesus, I am willing. Be cleansed. Wow! So mga kapatid, of course, meron pong doubt yung taong may ketong. If you are willing, you can make me clean. Malinaw po sa kanya, gaya po ng marami po sa atin, naniniwala tayo na makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. At kayang-kaya niyang pagalingin tayo. Ang question, ang duda, kagaya po ng tao sa kwento, ang taong may ketong, siya po ba ay willing? Well, the answer is, hindi lamang po siya able, but Jesus is also willing to heal you. At hindi lamang po yun, hinawakan pa niya ang may ketong ito. Hindi po ba nakakatuwa ang Panginoon? Wow! So mga kapatid, hindi po totoong kalooban po ng Diyos na kayo po ibigay ng karamdaman para pasaganain po ang kanyang kaluwalhatian sa inyong buhay. Hindi po niya kalooban yan. Tanggalin niyo po sa isipan niyan. Hindi po nagbibigay ng sakit ng Diyos. Ang ibinibigay niya po sa atin, buhay. At hindi lamang basta-basta buhay, buhay na ganap at kasiyasaya. Wala po kayong mababasa sa Biblia na sino mang nilapitan ng Diyos kapag may nakikita siya, binibigyan niya ng karamdaman. Yung iba pinapagaling. Hindi po totoo yun. Lahat po ng lumapit sa kanya, hindi lamang po niya hinahawakan, pinapagaling pa at sinasabihan niya, I am willing. Kagaya po sa tagpong ito. So, it's healing for everyone. Yes, of course. Amen. So, hindi lamang po, kayang-kaya na ating Panginoon, hindi lamang po siya able, but also, gustong-gusto pa niya, he is also willing to heal you. Amen. So, sabi po ng Panginoon muli, I am willing, be cleansed. Matthew 8, verse 3b, I am willing, be cleansed. And then, ano pong nangyari dito? Immediately, his leprosy was cleansed. Bakit? Naalala niyo po yung verse 1, nang bumaba po sa bundok ang ating Panginoong Jesus, siya po ay sinundan ng napakaraming tao dahil siya po ay galing po sa pagbibigay po ng mensahe. And nung nabibigay ng mensahe ang Panginoon, nandun sa likod yung may ketong, nakikinig pa rin siya. So talagang gutom na gutom siya sa salita ng Diyos. So nakikinig po siya doon, nagtatago. And then, bakit po kaya dito in verse 3b, immediately, his leprosy was cleansed. Nung sinabi po ng Panginoon habang hawak-hawak niya yung may ketong, I am willing, be cleansed. And immediately, agad-agaran po, naging malinis po yung may ketong. Alam niyo kung bakit? Ito yung revelation. Dahil pagbaba po ni Jesus mula sa bundok, sumunod po yung napakaraming tao. Now, kung hindi po papagalingin ang ating Panginoon Jesus, hindi po niya kaagad lilinisan ang may ketong na ito. Kapag siya po ay nakita ng karamihan, pwede po ito maging sanhi na kanyang kamatayan. Pero napakabuti po ng Diyos, napakatalino ng Diyos, lagi pong nasa oras ang pagkilos ng Diyos. Hindi po siya nahuhuli, hindi siya nauuna, lagi po siyang tama sa oras.
So pagbaba po ng maraming tao na sumunod kay Jesus, nung nakita po nila itong taong to parang baliwala lang, malinis na siya eh. Praise God! Di ba? Amen! So bilang pagtatapos, isa pa pong revelation na nais ko pong ipahatid po sa inyo, bilang pagtatapos sa ating mga pinag-uusapan, isa pang napakagandang kapahayagan na nais pong ipahatid at ipabatid sa atin mula sa kwentong ito at sa tagpong ito sa pagitan ng ating Panginoon at ng taong may ketong. Pansinin po natin, ha? Sa ilalim po ng lumang kautusan, under the old law-keeping covenant, muli po, bilang may ketong, according to Numbers chapter 5, 1, 2, and 3, siya po itinuturing na marumi. Kaya po sila dapat hinihiwalay, kina-quarantine. Mas malala po ito. Ang may ketong, wala pa pong gumagaling noong araw. Pero siya po ay iniwalay, disqualified po sila, sila po ay tinuturing na marumi. Dahil bilang marumi, kapag sila po ay humawak sa mga taong malinis, ito po ang nakalulungkot na katotohanan. Yung taong malinis ay magiging marumi. Pero sa ilalim po ng New Covenant of Pure Grace, sa ilalim po ng nananaga ng biyaya na ating Panginoong Hesukristo, siyang malinis sa ating Panginoon. Hinawakan niya po itong taong marumi na may ketong. Sa ilalim po ng bagong kasunduan ng nananaga ng biyaya na ating Panginoong Hesus, siyang malinis na humawak sa marumi, may ketong. Siyang marumi na hinawakan na malinis sa ating Panginoong Hesus. Ang marumi ay nagiging malinis. Wow! Ito po ang kabutihan, ito po ang nananaga na kapahayagan ng biyaya na ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, kaya po itong taong may ketong na ito, siya po ay lumisan, malinis, walang bakas na anumang ketong. So ating pong solution for tonight, to answer the question, is healing for everyone ang kagalingan po ba ay nilalaan ng Diyos sa lahat o meron ng o sa iilan lamang? Well, dahil itinuon po natin ang mga katotohanan, ang isipan natin sa tagpong ito, mga kapatid, ito po ang lagi natin ipinapaalala. Ang kagalingan po ay para sa lahat. Now you have a choice. Gagaya po ng tao sa kwentong ito, ang taong may ketong na ito. Kung pinili po niya manatili na lamang sa kanyang tahanan, naka-quarantine, nakikinig po sa sinasabi ng lumang kautusan, mananatili po siya, marahil mamamatay po siya sa kanyang kalagayan. But, gaya po na sinabi ko kanina, minarapat po niya makinig at makinig ng mga balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Faith comes from hearing and hearing by the word of Kristo. So mga kapatid, pinili niya po ito. Ayaw niya manatili na siya po naka-quarantine. Kasi gusto niya mayakap at hagka ng kanyang mga minamahal sa buhay. Ano po ang ginawa niya? Pinili niya makinig at makinig ng mensahe na tumutukoy kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At mula po dito sa kanyang mga nabalitaan, mga pilay lumalakad, mga bulag na nakita, mga patay na bubuhay. Ito po ang naging dahilan para umuksbong at mapalago, managana ang kanyang pananampalataya. At yun po ang naging dahilan para siya po ay lumapit sa Panginoon. Kapatid, kung kayo po ay nananatili may karamdaman sa ngayon, marahil naniniwala kayo, may kapangyarihan ng Diyos, may kakayahan siya, pero duda ako kung willing siyang pagalingin ako. Tanggalin na po natin sa isipan natin yan. Magkaroon po tayo na tinatawag na change of mind or metanoia, at ito po ay nagaganap kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, gaya po na pinag-uusapan natin sa ngayon. Hindi po kalooban ng Diyos na kayo po ay may sakit. Because healing is for everyone, and everyone, you are part of that everyone. So mga kapatid, is healing for everyone? Kasama po kayo doon. Yes. Hindi lamang po able ang ating Panginoong Jesus, but He is also willing to touch and heal you. Amen. At mga kapatid, mula po sa ating mga pinag-usapan, nakakatuwa po na mula dito ay nananagana po tayo sa kapahayagan. At maraming salamat po for joining me. Dito yan sa ating Bible study. At dito sa inyo ang ating programang Solution. At mula po sa ating mga pinag-usapan sa araw pong ito, dalangin ko po na nagbigay po ito sa atin ng pagbubukas na ating isipan at purihin po ang Panginoon sa kanyang nananagana kapahayagan. Ngayon kapatid, kung kayo po'y wala pang relasyon sa ating Panginoon, iniimbitahan po kayo ng Diyos na magkaroon po ng relasyon sa kanyang bugtong na anak. At ang kaligtasan po ay inyong matatamo. Romans 10 verse 9 tells us, if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you will be saved. Amen. So ang gagawin lamang po natin, ako po ay mananalangin. Ang kinin po ninyo, ariin po ninyo na ang inyong panalangin na aking panalangin. Kayo po ay susunod. Sabihin niyo po ang aking mga sasabihin bilang pagsang-ayon at kinikilala po natin si Kristo ating Panginoon at Tagapagligtas. Let's pray. Panginoong Jesus,
Salamat po sa mensahe na aking napakinggan. Kinikilala ko po ang aking sarili bilang isang makasalanan at hiwalay po sa inyo sa diyang walang magagawa. Salamat po dahil sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. At dahil dito, naniniwala po ako at nananampalataya ako na pinatawad mo na ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat o Diyos, salamat Panginoong Jesus sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa akin. At dahil sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ang aking pong pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Amen. Sa pagkakataon po ito, ako na lamang po ang mananalangin. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras at panahon na muli po ay binigay mo po sa amin para kami po ay mapagyaman, matuto, at managana ang aming kamalayan ugnay po sa iyong ebanghelyo. Salamat o Diyos mula po sa aming mga pinag-usapan mula sa Matthew chapter 8, verses 1, 2, and 3 na natutuhan po namin at napag-alaman po namin ang napakayamang katotohanan na ang kagalingan po ay inilaan mo para sa lahat. Hindi po ito para sa ilan lamang na iyong pinili. For really, healing is for everyone. At Panginoon, dalayan ko po na maging sanhi aming mga pinag-usapan na mabuksan po ang kanyang isipan sa katotohanan. And even Lord, yung tauhan po sa kwento, ang taong may ketong na ito. Meron man siyang duda na kung gugustuhin po ng Panginoon na siya ilinisin, pero sa kabila po nito, ay hinigitan pa ng Panginoong Jesus ang kanyang kahilingan at naranasan po niya ang kompletong kagalingan at kalinisan mula sa kanyang ketong. O Diyos, dalayan ko po na magbigay po ito ng pagbubukas ng aming isipan mula po sa aming mga maling kaisipan. O Diyos, ito po ang aming kaibigan sa ngayon, marahil meron po siyang karamdaman. Salamat po dahil inaangkin po niya ang kagalingan ay inilaan mo na para sa kanya. Salamat sa katotohanan ito. Purihin kay aming Ama po aming panalangin at pagpupuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po for joining us once again and for joining me sa isa na naman pong edisyon ng programang Solution Grace-Based Devotions. At bukas po ipagpapatuloy natin ang mayamang pagtalakay sa ating mga patuloy na pinag-uusapan. And ako nga po nyo nakasama and my name is Laverne Ducot at nais ko pong patuloy po kayong imbitahan. Pwede po bang, or maglambing, pwede po bang paki-share yung ating programa. Ang sagay, mas marami po ang maabot, makakilala, at makapag-evangelize po tayo sa kanila, sa ating mga kaibigan, kakilala, at narating sa ating mga kapamilya. At muli po bukas, may babalik tayo, same time, 7:30, via Facebook Live, at pag-usapan po natin, ipagpapatuloy natin ang kamanghamanghang balita na dapat po natin pinapakinggan at pinapakinggan, at pinapakinggan ang sagay, lalo pong lumago ang ating pagkakilala sa nananaga ng kabutihan, pag-ibig at pagmamahal sa atin ating Diyos. At tawag po dito ay pananampalataya. So muli po, maraming salamat sa aking pamilya, si Kuya Arde, sa ating technical director, at maraming salamat po sa inyo. At syempre pa sa ating Panginoong Jesus, salamat sa kanyang kapahayagan at sa diyang nananagana. At bilang pagtatapos, narito po ang paalala at iwan ko po sa iyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ito yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!